welcome back to my channel. And yes, nakita niyo naman sa title kung anong magaganap today. Sa wakas, nagawan ko na rin ang video yung palagi niyong hinihiling, yung palagi kong nababasa sa comment section dito sa YouTube, yung palagi niyong kinocomment sa Instagram ko, sa Twitter, sa Facebook, sa tuwing nagtatanong ako kung ano ba yung gusto niyong mapanood dito sa channel. Na sana, magawan ko ng video or ma-share ko dito sa channel kung ano ba yung skincare routine ko. So, eto na nga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ba. Simulan na natin to dahil pakiramdam ko mahabang usapan to. Let's start. Siyempre, bago tayo maglagay ng kung ano-anong product sa mukha natin, dapat masigurado muna natin na malinis yung mukha natin. Dapat ang una natin gagawin is mag-facial wash or maghugas ng mukha. Ito yung ginagamit ko na facial wash. Ayan, Dr. Belmure. Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation. Pero ito, galing to sa Face Shop. Ayan, medyo marami na siyang pinagdaanan. Medyo madumi na siya at natatanggal na yung thread niya. Pero ito, galing to sa Face Shop. Tapos alam ko, dalawang klase itong Dr. Belmure nila. Itong Dr. Belmure, hindi ko alam. Merong daily repair, merong clarifying. Pero ako, nandun ako dun sa daily repair. Kaya tanungin nyo na lang din dun sa shop or dun sa store kung ano ba yung para sa inyo. Kasi alam ko, parang chinek naman nila yung skin ko bago ako bumili. Tapos nagbibigay din sila ng mga tester. So bago kayo bumili na itong mga ganito kalaki, itry nyo muna, humingi muna kayo ng tester kasi ang hirap eh. Dahil hindi naman porket nag-work sa akin yung skincare or yung isang product, mag-work din sa inyo. Kasi syempre, magkakaiba tayo ng skin type. Magkakaiba ng kailangan yung mukha natin. Magkakaiba ng sinasagap na dumi yung mukha natin. Bago kayo mag-try ng isang skincare or ng isang product, check nyo muna sa store kung meron pa silang tester. Para kung okay sa inyo, kung naging effective, pwede kayong bumili ng mas malaki. Pero kung hindi, at least, diba, hindi tayo nang hihinayin na bumili kayo ng ganito kalaki tapos hindi naman nag-work sa face. So, kasi ako mag-start mag-film, hinugasan ko na yung mukha ko, malinis na to, naginamit ko na to, kaya diretso na tayo sa next step. Ang next step sa akin, nagtutoner naman ako. Ito yung ginagamit kong toner. Ayan. From Nacific. Real Floral. Tapos meron siya mga totoong petals sa loob, kaya ang bango niya. Yung Nacific, wala pa silang store dito sa Philippines. Pero meron kasi akong online shop na na-discover. Online store na na-discover sa Facebook. So ilalagay ko na lang din yung link nila sa baba. Alam ko marami din silang mga kung ano-anong products, mga Korean products na pwede nyo din mabili sa kanya. So ilalagay ko na lang yung link sa baba para mas madali nyo sila ang makita. So ito yung toner na ginagamit ko. Yung na-saving nga. Ano? Paulit-ulit. So ito nga. Isa pa. Ito, lalagay ko lang dito yung toner sa cotton. Ayan. Medyo marami ako mag-toner. Tapos, ipapahid lang natin sa face. Ayan, dapat daw pataas. Diba? Yan ang lagi nilang sinasabi sa mga skincare tutorial, skincare eme. Dapat daw, laging pataas. Pero, mahirap kasing gawin yun sa totoong buhay. Diba? Sa totoong buhay, puro pa ganyan lang naman tayo. So, panindigan natin dito sa video na to. Ayan. Ayan, o, tignan nyo, kahit naman nag-skincare ako, kahit inaalagaan ko yung mukha ko, tinutubuan pa rin ako ng pimple. 1, 2, diba? Dalawa yan. Pinagpuyatan ko yan, kaya dapat maging proud tayo sa akin. Tapos pagka hindi ako nagmamadali, pag wala akong k-drama na gustong panoorin agad, yung ginagawa ko, itong cotton, inilalagay ko dito sa ilong ko, binababad ko siya hanggang matuyo, kasi diba nakita nyo kanina, ang dami ko maglagay ng toner. So, para hindi masayang, binababad ko dito yung toner or yung cotton. Ang next ko naman, ito. Ito naman yung sunod kong nilalagay sa aking test. Ayan, nag-focus siya. Ito yung Laneige. Hindi ko din alam kung paano ang tamang pronunciation. Pero ito ay yung Water Sleeping Mask. Sobrang naging sikat to or naging trending siya sa social media. Lalo na nung nag-hit yung Descendants of the Sun. Kasi ang model nito dati si Song Ye Kyo. Kaya sobrang nakilala siya sa social media. So ito nga, ito yung ginagamit ko to. Nilalagay ko to sa ref para mas refreshing, para mas nakaka-relax kasi pag malamig yung pinapahid mo sa mukha. Tsaka sabi nila, humahaba din daw yung buhay ng product or ng skincare mo pagka nilalagay mo sa ref. Kaya, hindi, makinig tayo sa mga chismis. Ilagay din natin siya sa ref. Madami ako maglagay nito kasi ang bango-bango nito. Ang sarap niya din kasi sa face. Ito yung paglilagay mo, yung feeling mo sa kinabukasan. Ang laki ng ginanda mo. Ganong level siya. So, bet na bet ko din talaga itong ganyan. Alam ko, meron din to dun sa link na binigay ko sa inyo. Meron din silang mga ganito. Ayan, kung makikita nyo, no? Medyo OA sa dami ang ginawa ko. So, idamay na din natin itong leg. Ayan. Kung may nakikita kayong shadow dito sa leg ko, ha? Kasi, di ba, puti nga yung ilaw ko, kaya ganyan.
sobrang dami. Yan, oh, kung makikita nyo, medyo umo-OA sa daming lagay ko. Medyo nagpasikat ako ng very, very light. Nagbida-bida ako doon. So, eto, papatuyuhin ko muna. Babalik-tuyo na siya, kaya pwede na tayo mag-next step. Eto yung next na nilalagay ko. Galing ulit sa Laneige. Laneige, hindi ko alam. So, sana huwag niyo po akong gidodge. Hindi ko talaga alam kung anong pronunciation. Ayan, so syempre, di ba, ayaw niya pa rin mag-focus, no? Bang! So, huwag na natin ipilit. Mag-insert na lang talaga ako ng picture para mas makita niya talagang mabuti. Ito yung eye sleeping mask. Medyo hindi ko siya ginagawa gabi-gabi kasi medyo nakakatamad. Ang daming nangyayari. Ang dami ko nilalagay. So, lagi lang talaga ang ginagamit ko yung facial wash, yung toner, tapos yung sleeping mask. Pero ito talaga, kung hindi naman kayo tinatamad katulad ko, sana ilagay niyo pa rin siya every night. Yung mga skincare niyo, every night sana ilagay niyo kasi alam mo, yung darating yung araw, napagsisiya natin na bakit tayo tinamad. Bakit sa sandaling minuto, hindi pa natin napagpigyan yung skincare natin. So yun, medyo hindi pa siya nagsisink in ngayon sa akin kasi bata pa ako. Pero feeling ko, pagtanda ako, pagsisiyan ko siya. So ngayon, magsipagsipagan tayo dahil gumagawa tayo ng video. So eto na nga, nilalagay ko din to sa mata ko. Alam ko ha, hindi rin ako sure. Wait lang, ayan. Alam ko, hindi rin ako sure, dito siya sa ilalim ng mata, linalagay. Hindi ko alam kung pati sa ibabaw, pero ako sa ilalim ko lang siya linalagay. Alam niyo, ganun lang siya kadali, pero kinakatamadan ko pa. Nakaka-guilty minsan, pero yan na natin. Ganun talaga ang buhay. So, ito na, mag-next step na tayo. Ito din, galing din to sa Laneige. Ito naman yung lip sleeping mask. Ayaw niya nga mag-focus. So, huwag natin ipilit. So, ito na nga. Ito, parang lip gloss lang siya. Pero, sa gabi mo siya ilalagay. Para kinabukasan, hindi nag-chop yung lips mo or hindi nagbabalat. Kasi, lalo na yung mga mahihilig mag-tint, katulad ko, aminin natin, nakaka-dry talaga siya. Lalo na kung everyday mong ginagamit. Kahit anong brand ba yan, medyo nakaka-dry talaga. Kaya, ito talaga, ang laking tulong nito sa akin na mahilig mag-lip tint. So, ayan siya. Ganyan lang. Kaya gayon mo lang siya. Pag sobrang dry, pwede mong kapalan. Tapos ito, super bango niya. Kaya gustong-gusto ka din siya. Ito friends, nakalimutan ko sabihin. Kasi hiniwalay ko yung mga nagamit ko na sa hindi pa. Tapos napansin ko ito. Hindi ko pala nasabi sa inyo. Ito, sa face shop din to. Ito yung parang moisturizer nila. Ang ginagamit ko pagka super na stress yung skin ko. Pagka everyday ako nag-makeup. Or buong linggo ako nag-makeup. Or kaya nakalimutan ko magtanggal ng makeup nung gabi. Tinulog ko yung makeup na nasa mukha ko. Ay, naku, super sama sa ating face pag tinulog natin yung makeup. So, kung kaya talaga, huwag niyong gagawin yun. Ayun na nga, pagka minsan, hindi na kinakaya ng pagod at antok, ang ginagawa ko, nakakatulugan ko na yung makeup. Or pagsakay sa sasakyan, tapos hindi ko pala dala yung makeup remover ko, nasa bahay pala. So, syempre, pagdating ko sa bahay ko, matos na ako nun, hindi ko na naaalala yung mga makeup ko na yan. Kaya, ayun, ang ending, nakakatulog na ako ng may makeup. Tapos minsan, pag nangyayari yun, hindi nagiging enough yung sleeping mask sa akin, yung water sleeping mask. Kasi ano siya, medyo light lang siya. Pero, maganda siya, promise. Maganda siya. Sobrang gusto ko yung product na yun. Pero, minsan nga lang, pag sobrang nakaguard or na-stress yung skin ko, nakukulangan ako. Kaya ginagamit ko to. Siguro isipin nyo, bakit hindi na lang ito yung gamitin ko kung okay din naman pala sa akin. Kasi, iba talaga yung effect ng water sleeping mask. Maganda talaga siya. Sobrang gustong-gusto ko siya. Lalo na pagka morning, nagugas ka ng mukha mo. Mararamdaman mo talaga sa pag tinouch mo yung skin mo na ang ganda mo. Na ang ganda ng skin mo. Ganong level. Gusto ko talaga siya. Yun nga lang, minsan nakukulangan ako. Kaya, pinapalitan ko nito. So, paulit-ulit ako. Pero yun nga, ginagamit ko din siya. Ito, ang next ko naman i-share sa inyo. Yung paborito ko namang mask. Ayan, ito siya. Galing din siya sa Nacific. Ito yung favorite kong mask. Tapos nilalagay ko din to sa ref para pag nilagay ko sa face ko, sobrang nakaka-relax. Yung mask, minsan, twice a month ko siya gamitin. Pero minsan din, napapadalas. Kasi lalo na pagka tinatamad ako mag-skincare. Kasi ito, ang dali na lang, nilagay mo lang siya sa face mo, tapos mag-cellphone ka lang. After 15 minutes, tanggalin mo, okay na, tulog ka na. So, mas madali siyang gamitin kaysa dun siya, step 1, step 2, step 3. To, magugas na ako ng mukha, tapos nalagay ko na to. Tapos, yun na, okay na. Kaya minsan, madalas ko din itong gamitin kasi nga, tinatamad ako. Okay guys, ayun na lahat ng products na nilalagay ko sa aking face bago ko matulog. Pero wait lang, hindi pa tayo tapos. Kasi every morning or pagkagising ko sa umaga, nag-cleanse ulit ako ng mukha. Kasi, eto na nga. Alam nyo ba?
So, napanood ko kasi dun sa vlog or dun sa channel ni Camille ko, yung interview niya kasama si Dr. Abby Quibello. Tapos napanood ko dun na everyday dapat pala nag-exfoliate tayo ng mukha. Umuulan. Pasensya na kung maririnig yung ingay, pero umuulan, so pasensya na po. So, yun na nga. Eh ako, hindi ako nag-exfoliate everyday kasi pakiramdam ko nakaka-dry siya ng mukha. Pero, kailangan mo pala mag-exfoliate everyday. Kasi halimbawa daw, hindi ka nag-exfoliate ng mukha. Ang ginagawa mo lang mag-cleanse, mag-toner, tapos mag-moisturizer. Mali daw pala yun. Kasi ang ginagawa mo lang sa skin mo, moisturizer, dead skin, moisturizer, dead skin, moisturizer, dead skin. Ganun lang, yung mga dead skin or yung mga blackheads, mga whiteheads, hindi mo siya natatanggal kung hindi ka mag-exfoliate. So, everyday, kailangan mag-exfoliate ka. Kasi sinabi niya din doon na every morning, dun dapat nag-exfoliate. Ito yung ginagamit ko ng pang-exfoliate. Kasi sobrang nagustuhan ko yung effect nito. Kasi meron siyang whitening eme, meron ding exfoliating eme. Kasi nga, gusto ko yung whitening eme. Eme talaga. Kasi diba naaalala nyo, nagbatangas kami. Tapos nung nagbatangas kami, nag-snorkeling kami. Tapos sobrang nangitim yung mukha ko. Siguro dahil syempre diba pag nag-snorkeling ka, nakababad yung mukha mo. Tapos hindi ako nag-reapply ng sunscreen. Kaya siguro sobrang nangitim yung mukha ko. Tapos nung kinamit ko to, napansin ko na ang bilis na habol nung kulay ng mukha ko or nabalik yung dating kulay ng mukha ko. Kaya nagustuhan ko to. Tapos ito nga, meron din siyang exfoliating keme. Ito ay from Beauty Derm. Ito yung facial wash nila. Isa pang reason kung ba't nagustuhan ko to. Kasi meron siyang ganito, parang toothbrush. So, pag ginagamit mo siya, ganyan-ganyan ka lang. Ayan, pag-sheet ka lang. Tapos, ang sarap pag sa ilong. So, banda, dito sa gilid, dito sa face niya. Alam mo yung feeling mo na nalinis mo talagang mabuti yung mukha mo. Kaya sobrang bet na bet rin. Sobrang gustong-gusto ko to. Hindi ko na to gagamitin kasi sayang naman yung mga skincare na nilagay ko sa mukha ko kung hugasan ko lang din. So, yun. Ito nga yung ginagamit ko na pang wash every morning. Etong next na ipapakita ko sa inyo, nakita nyo na to dun sa video ko na what's in my makeup kit, tama ba, makeup bag, tapos plus my fresh lang makeup look. O yun, lalagay ko na lang din yung link sa baba para mapanood nyo. Yes, please watch guys. So ayun na nga, ilan nagtanong kung magkano to. Hindi ko kasi talaga maalala kung magkano, pero hindi siya umabot ng 200. Tapos 150 ml na siya. Ito yung aloe vera na face mist galing sa Fresh Skin Love. Mabibili niya siya sa Watson. So, ito, after ko gumamit nung exfoliating eme, nung whitening eme from Beauty Derm, ginagamit ko to na mist. Ito yung pinang eme-eme ko lang. True eme. May natutunan pa ba kayo? May na-incident pa ba kayo? So, ito lang yung ginagamit kong pang-spray sa mukha ko. Kasi napanood ko kay Mama Ann, kay Aunt Lutz, na siya daw pagka after niyang maligo, nag-spray siya ng face mist. Kasi parang nagiging moisturizer niya na din yun. Ginaya ko siya, kaya tuwing after ko mag-exfoliate sa umaga, ginagamit ko to after. Ini-spray ko din sa mukha ko. And we're done! Tapos na, tama ba? Yes, tapos na. Na-share ko na sa inyong lahat kung ano ba yung aking skincare routine or yung mga products na nilalagay ko sa aking face. Sana pagtatrynahin nyo itong mga products na ginamit ko. Sana mag-work din sa inyo. Sana pare-pareho nating ikaganda to, di ba? Para sa bayan, para sa ating kinabukasan. Kaya sana maging okay din sa inyo. Sana maging effective din siya katulad ng effect sa akin. And ayun, maraming salamat sa panonood, guys. Please don't forget to like, share, and subscribe. And hindi naman kayo busy, panoorin nyo na din yung mga ibang videos ko. And maraming salamat. And last pala, yung mga nagko-comment sa Facebook ko, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko talaga yung mga yun. Lalo na pag-about dito sa channel. Kasi nga, sobrang nakaka-happy talaga pagka-about dito sa channel. Kasi nga, ito sobrang laging feeling ko, sobrang awkward ko. Lalo na pag in-edit ko na kung papapano lang. Parang hindi ako ganun ka-confident. Kaya pag kami pumupuri or bumabate sa mga ginagawa ko dito sa channel, sobrang nakaka-happy. Kaya please mag-comment lang kayo. Sobrang na-happy ako pag nababasa ko yung mga yun. And yun, that's it. And thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.